Welcome back mga idol, patindi ng patindi ang mga banat mula sa kampo ni Ste, mula sa kabilang grupo na sinasabi nila na laos na ang binansagang angas ng Pinas. Cuadro Alas, Janril Casimero, at maliban dyan, sinasabi rin nila na sa kangkungan na raw ang boxing career nito. Abatika, sa aking pananaw, hindi yata akma ang tunay na nangyayari sa mga ginagawa nilang paninira sa ating pambato. Kung ating matatandaan mga idol, mula nga sa brutal na pagkatalo ni Marlon Tapalis mula sa Monster ng Japan, biglang luminaw ang paningin ni Sean Gibbons dahil nakakaamoy ito ng mas malaki pang pera na makukuha. Naalala nila mga idol na meron pala silang espesyal na boksingero na hindi nila inalagaan ng maayos noon, na siya lamang ang may potensyal na makakatalo sa Monster ng Japan. Walang iba yan kundi ng ating pambato na si Cuadro Alas, Janril Casimero. At ito namang tagatahol ni Sean Gibbons, araw-araw gumagawa ng paninira. Di ko alam kung bakit hanggang ngayon hindi pa kayo nakaka-move on, na hanggang ngayon pilit niyo pa ring inaaya, binubuyo si Cuadro Alas, Janril Casimero na bumalik sa MP Promotion. Alam nyo ba na si Cuadro Alas, Janril Casimero ay legally hawak ng Treasure Boxing Promotion? At bakit pa kayo maghahabol sa isang bagsak na ang boxing career? At si Cuadro Alas lang yata ang bagsak ang boxing career, pero rank number 3 pa rin sa Boxrec sa Super Bantamweight Division. Walang world title ang angas ng Pinas, pero nasa ranking ng WBO, rank number 4 ang angas ng Pinas, WBC rank number 7 at IBF rank number 5. Kaya iyakan na lang kayo dahil hindi nila mamikos-mikos pa ang Casimero Brothers na bumalik sa MP Promotion. Yan ang totoo.